Simula nang ma-release ang Suzuki Burgman Street 125 sa Philippine market at napanood niya sa page na to, eh marami na talagang iba't ibang mga tanong tungkol sa atin, tungkol naman sa motor na to. Lalo na ngayon, naglumabas ang 2022 Burgman Street 125 version. Ngayon, habang nagko-construction siga sa likod ko, ang gagawin naman natin ay pagkukumparahin natin ang 2021 version ng Burgman Street, etong nasa kanan ko, sa akin tong motor na to, at ang 2022 version na to. Pagdating sa looks, this motorcycle still has the same frame, parehas pa rin yung body niya, parehas pa rin itsura niya, with minor modifications. Masasabi natin that for the 2022 version, medyo mas pinaelegante at mas pinaklas yung datingan na to. Unang-una, when it comes to its trimmings. Pagdating sa trimmings nila, eto, may papansin yung mga Brad, updated na yung color because the 2021 version doesn't have this color. Ang tawag dito ay matte Bordeaux red color. Meron din tong blue version at saka black. But for the version or for the color that we have right now, ito yung matte Bordeaux red. At makapansin nyo, yung trimmings niya is piano black na yung dating. Ayun, no? So mas lumigitaw siya, pero very subtle, at the same time mysterious na elegant yung dating. Kung mapapansin natin, sa 2021 version, ang mga trimmings niya is yung silver or stainless yung trimmings niya. So yes, it's elegant, mas maporma, mas gitaw, but when it comes to this, medyo mas umaangat yung color niya because of the black trimmings. Bukod dyan, pagdating din dito sa part na to, black trimmings din to, yung sa ating side fairings, samantalang yung dati, depende kung anong kulay ng Burgman mo, you will have that bronze trimmings. At isa pang napansin ko dito, pagdating naman sa muffler tip niya, mga brother, or muffler tip cover, etong parte na to ng motor, piano black pa rin, standard pa rin, glossy finish. Pero pagdating naman sa kabila, we have the aluminum finish. So merong variant na black at saka aluminum finish. So kanya-kanyang trip na lang talaga yan kung anong mas gusto mo. But very minor modifications, gwapo pa rin. Pagdating sa itsura, bulky pa rin. At saka maxi scoot pa rin yung feel at yung forma ng motor na to. Pagdating naman sa rear, yung grab bar ng Suzuki Burgman Street 125, buo pa rin naman, it would still have the same grab bar. Baka lang kasi magtaka kayo dahil ang aking 2021 Burgman Street 125, syempre, pinalagyan ko ng bracket at saka top box. So that's an option that you have, mga brother. Ako, prefer ko talaga dahil maraming mga gamit, mga vlogging para pernaya at kung ano-ano pa, prefer ko talaga may top box. Kaya yung grab bar ko, pinatanggal ko na, pinapalitan ko ng bracket at may top box na rin. Sa parehas na version ng Suzuki Burgman, dahil parehas nga yung looks niya, may enjoy pa rin nating mga Pinoy ang paborito natin na gulay board or yung footrest. Malapad pa rin siya. At nakikita nyo, for both versions, extended footrest pa rin. Kaya pasok na pasok in terms of comfort. At saka nandun pa rin yung ating utility hooks. Meron dito sa harap. Saka meron din naman dito sa ilalim ng upuan, which has the carbiner, ba tawag dito? Basta may lock yung utility hook niya. For our things to be more secured, yung mga packages natin, nandyan pa rin yan. Pagdating naman sa makina, mga brother, wala pa rin pinagbagong engine ito. You'd still have that dependable 125cc single cylinder, single overhead cam, two-valve motorcycle na air-cooled din siya, and it can generate 6.2 kW of power and 10.2 Nm of torque. Gaya ng sinabi natin sa ating mga previous reviews, kung ang gusto mo is makipagbakbakan at makipagkarerahan, hindi ito ang scooter na para sa'yo. Pero kung gusto mo ng chill ride na tamang-tama lang arangkada, ako masasabi ko, komportable at suabe ang arangkada ng motor na to. Pagdating naman sa favorite ng lahat, pagdating sa pagsita sa Suzuki Burgman Street, wala pa rin pinag-iba ang kanyang gulong. Sa harap, meron siyang 90-90x12 at sa likod naman, is meron naman tayong 90-100x10. Ang sinasabi ng iba, awkward kasi maliit yung gulong sa likod, yada-yada. But gaya na sabi ko, itong puti na to sa akin to, and I use this everyday for about 76 kilometers when I come into work. At masasabi ko, sa laki kong to, I am 5'10", 210 pounds, hindi ko na nararamdaman na medyo may kagiitan pa yung gulong ko sa likod. Bakit? When it comes to acceleration, swabing-swabi pa rin yung under niya. At ang purpose yan, mga brother, pagdating sa diameter ng ating gulong, is hindi lang naman yan pang forma. It has to match the engine power together with the diameter of the rear wheel, yung laki ng ating gulong sa likod, para mas ma-maximize na yung acceleration. Doon naman bumabawi si Suzuki Burgman Street 125. It may not have the highest top speed pagdating sa 125cc, pero dahil sa specs ng engine together sa specs ng ating gulong, doon naman siya babawi pagdating doon sa hatak niya.
Bukod sa update sa looks, ang isa sa mga major difference, and I would say the major difference when it comes to comparing the 2022 Suzuki Burgman Street 125 at ang 2021 version na to, is ito. Pakita ko na lang muna sa inyo. Sa 2021 version, kapag in-start natin yung motor natin, at kapag binaba ko yung side stand, the engine will continue to run. Samantalang, kahit na iangat ko yan, engine will continue to run. So, patayin muna natin to. Tapos, punta tayo dito sa kabila. Pagdating naman sa 2022 version, start muna natin para makita nyo. Ayan, mga brad, dumaandar na siya, di ba? Pero, once I put down the side stand, yun, it automatically shuts down the engine for that additional safety feature. Yun yung tinatawag natin na side stand kill switch. So, it's still basically the same motorcycle, same dependable engine, same good looks pagdating dito sa mga Burgman versions natin, with minor upgrades pagdating sa safety feature at saka some of the minor detail and lines and looks pagdating kay 2022 version. Yan na, mambo na. At for more motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng Facebook, Instagram, YouTube. Ano sa motor ba? Po? Ay, sa inyo po ba to? Hindi ko po alam. Bakit ako lang po yan dito? Ay, una na po. Paalam po! Paalam!